Hi everyone, it's me again, May, your realtor from Cagayan de Oro. So meron tayong tinatawag na tatlo deliverable natin sa mga bahay. So we have bare unit, fully finished, and furnished unit. Okay? So when you say bare unit po, ito po yung mga unit na wala pa pong tiles yung bahay. Yung floor po ng bare units is rough cement, so walang tiles. Yung wall po is top coat or primer lang po siya. But ready to top na ng pink kung anong gusto yung kulay. And no bedrooms. Okay? No bedrooms po siya. Then usually po, wala pa pong ceiling. Kayo pa po maglalagay nun. Okay? So, ano po yung kagandahan ng bare units? Kasi po yung ibang client, ay, wala pa palang tatlong, wala pa palang kwarto. Ano po yung kagandahan ng bare units or perks po ng bare unit? Kasi ibang clients ko kasi pag nag-site tour kami or nag-i-inquire po ng bahay, ay wala pang kwarto. Ganun. So, okay. Ay, hindi naka-tiles. Mga ganun. Okay. So, meron din po ako mga experience ng clients na naka may tiles na ganun, pero hindi po nilabet yung tiles. So, syempre, kailangan pa po nila yung tanggalin, then papalitan nila ng kung ano yung bet nilang design ng tiles. Pero, gagastos pa rin po kayo nun. So, yung perks po ng bare unit is you can choose your own design. If gusto nyo po ng 3 bedrooms, 2 bedrooms, you can do it po. Or gusto nyo malaki yung size or spacious yung kwarto, pwede nyo pong gawin yon. Tapos, you can choose your own tiles, design ng tiles. Or you can, and you can choose your own design or color sa na ipipaint niya sa wall, or you can add more accent ng bahay, no? Just like this, oh. Ah, diba? May accent po yung wall. Okay. So, pwede nyo pong gawin kung anong gusto nyong gawin sa unit nyo. Yun po yung perks ng bare unit. So, later I'll show you some example of bare unit ng mga house na na-turnover na natin. Then, yung design nila. Okay, yung creativity ng mga clients. So, the example of bare units po is like this. Okay, so now let's move with fully finished. Ano po ba yung fully finished? Okay, minsan nagugulan sila sa fully finished and furnished. Minsan sabi ko, ma'am, fully finished na po ito. Tapos sasagot yung client, anong mga furnished, anong mga gamit ang nakasali dyan, ma'am? So, when we say the term fully finished is meron na po siyang tiles, meron na po siyang bedrooms, yung wall painted na po siya. Yun po ang fully finished. So pwede niyo na po siyang tirhan kahit gamit niyo na lang yung dala niyo, kahit damit na lang po yung dala niyo, pwedeng-pwede na po. Okay? So the example of fully finished is okay, so now let's move with fully furnished. So, pag sinabi pong fully furnished, ito po yung mga unit na may mga gamit na. So, example, dining set, sofa, TV, bed, kutsyon niya, mayroong stove. Example of fully furnished is this one. So, ito po is pwede na po kayo mag-move. Damit nyo na lang ang kailangan. Okay, so yun po ang kaibahan ng tatlo. Bare unit, fully finished, and furnished unit. Okay, so yun po yung kaibahan nila. Okay, but syempre po, magdidepende rin po yun sa budget nyo. Kasi kahit po sabihin nyo, gusto nyo fully furnished, but yung required income nyo po, hindi po mamimit ng required income ng fully furnished natin. Kasi po usually na fully furnished unit natin are high-end. So sa bare units, okay naman din siya kasi you can decide your own design. Diba? So dun gagana yung creativity mo. Okay? So wag na po magugulahan sa fully finished and fully furnished. Furnished meaning with furniture na po siya, with mga gamit na siya. Okay? So for more inquiries or you have a questions, comment lang po kayo. Bye-bye!
You let me build up my feelings. You shatter them quickly, I let you. It's easier than fighting, but I know.